sobra pong malaga sa akin ang kapatid ko. Pero sa gitna ng pinakitang matatag na samahan ng magkapatid na sila 4th at 5th, isang hindi rin inaasahang paghihiwalay ang nangyari. At ang pangalan ng ligtas mula sa eviction ay 5th. Congratulations. Ligtas ka. Mayong gabi. Loisa, congratulations. Congratulations because you are safe tonight. Vicky, I'm sorry, 4th. Magpangalam ka na sa iyo mga kasama. Thank you. Sa tuwing kakausapin ko siya, lagi niya sinasabi na parang tapos na yung purpose ko dito, nagawa ko na, parang nalilungkot ako kasi parang nandito pa ako, tapos sinasabi niya yun. Quiet looks like weakness, but you don't have to fight. Dito sa bahay. Di po ako sanay. Namimiss ko po yung Ford. Feeling ko talaga, abot kami hanggang dulo, kaming dalawa, na magkasama po. Sabay kami lalabas. Kasi sabay po ko talaga kami dito. Pumasok sa bahay nyo. Nag-audition kami, pinagdaanan namin lahat ng sabay. Tapos yun, nalungkot po ako na yun, siya yung natawag, parang hindi ako makapaniwala. Naging sandalan po talaga namin isa't isa dito sa loob ng bahay. At alam ko po, kahit paglabas, magiging mas open na po kami, hindi lang sa isa't isa, pati sa mga kapatid namin, pati sa parents po namin. Natutunan ko po na ang pamilya po talaga yung pinakamalagang tao po sa buhay. Nasanay ako dito, nandalawa kami dito. Pag mahirap, nakita mo lang yung kapatid mo, makita mo lang yung kambal mo. Isa ka
sa mga pinaka-emosyonal na eviction ang nasaksihan natin kagabi sa paglabas ni Fort. Mahirap nga na mawalay sa isang housemate na nakasama mo araw-araw sa loob ng 3 buwan. Pero higit na mahirap ito para sa kapatid at kakambal na kamakailan lamang ay naramdaman ang pagtanggap at pagmamahal ng kanyang kuya sa kanya.